Noong November 30, 1939, tatlong buwan matapos ang pagsiklab ng pangalawang digmaan sa mundo, inatake ng Soviet Union ang bansang Finland na nagrisulta sa digmaan ng USSR at Finland. Umabot ng mahigit sa tatlong buwan ang bakbakan ng magkabilang puwersa na nagrisulta sa napakaraming sundalong namatay sa Red Army. Ito ang kwento ng Winter War, digmaan sa pagitan ng Finland at the Union of Soviet Socialist Republics sa kasagsagan ng World War II na nagresulta sa napakaraming casualties sa side ng Soviet Union. Kahit paman na mas superior ang kanilang pwersang militar, partikular sa mga tangki ni gera na nagresulta sa pagbagsak ng reputasyon ng USSR sa mundo na nagbigay ng ideya kay Hitler na madaliin na lang pala nilang sakupin ng Soviet Russia. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Bago pa man sumiklab ang pangalawang digmaan sa mundo ay matagal nang hindi maganda ang relasyon ng Russia at Finland dahil sa mga rasong politikal, pang-ekonomiya at higit sa lahat ay ang geographical location ng dalawang bansa kung saan palaging nagiging battleground ng bansang Sweden at Russia ang lugar. Noong 1323, pinirmahan ng Sweden at Novgorod Republic ang Treaty of Notaboy kung saan hinati ng dalawang bansa ang rehiyon ng maraming populasyon ng mga Balto-Finnic Karelians. Sa pagtakbo ng ilang siglo ay naging makapangyarihan ang bansang Sweden at sinakop nito ang buong Finland kaya napilitang ibigay ng Tsar ng Russia mga teritoryo nito sa South Karelia noong 1617. Pero nagbago ang lahat sa pagsisimula ng 18th century matapos ang Great Northern War at Russo-Swedish War nang ibigay ng Sweden ang rehiyon ng Karelia sa Russian Empire. Pero sa pagtakbo ng panahon ay nagpatuloy ang digmaan ng dalawang imperyo. Hanggang sa manalo ang Russian Empire sa Finnish War noong 1809 dahil sa panahon na yon ay suportado ng Napoleonic France ang Tsar ng Russia na nagresulta sa pag-annex ng Russia sa Finland at ginawang autonomous Grand Duchy of Finland ng Russian Empire ang kanilang bagong teritoryo na mayroong sariling mga batas at administrasyon sa ilalim ng Tsar ng Russia bilang Duke or Duke ng Finland. Pero sa pagpasok ng 19th century ay biglang nagbago ang takbo ng politika sa Finland dahil gustong i-rossified ng Tsar ang rehiyon na mariing tinutulan ng mga tao sa Finland na naging dahilan sa paglakas ng ideolohiyang nasyonalismo ng mga Finns sa kanilang bansa. Kaya tinatag nila ang Phenomen Movement para isulong ang pagiging independent nila mula sa Russian Empire. At dahil sa napakahigpit na mga polisiya ni Tsar Nicholas II ay pinatay ang kanyang gobernador sa Finland na timing namang nagkaroon ng revolusyon sa Russia sa mga panahon yun kung saan galit na mga Ruso sa kanilang Tsar dahil sa mga kapalpakan nito, partikular sa pagkatalo ng Russia sa digmaan laban sa Japan noong 1905. Matapos makontrol ni Tsar Nicholas ang pangyayari at sitwasyon sa Russia, itinanggal nito ang pagiging autonomous ng Finland at tumindi ang pagpapatupad sa polisiyang pag-Russified sa Finland. Sa buwan ng Nobyembre 1914, isang grupo ng underground student movement sa Finland ang nagsimulang magplanong ibagsak ang pamumuno ng Tsar sa kanilang bansa para makamit ang kanilang kalayaan na suportado ng German Empire para humina ang puwersa ng Russia na kasalukuyang nagigipagdigmaan din sa Germany noong World War I. Pero noong 1917 biglang nagkaroon ng revolusyon sa Russia at sa panahon yun ay bumagsak na ng tuluyan ang pamumuno ng Tsar sa Russia habang ang pumalit na Russian Provisional Government ay binalik ang pagiging autonomous ng Finland. Pero sa panahong ding yun ay hindi maganda ang internal situation ng Finland dahil nag-aagawan sa kapangyarihan ng left at right wing parties sa bansa kung saan nagtatag sila ng kani-kanilang security forces, ang Red Guard at White Guard. Samantala, matapos i-take over ng mga Bolsheviks ang gobyerno sa Russia noong November, lahat ng partidong politikal sa Finland ay gusto nang magdeklara ng kalayaan mula sa Russia na ginawa talaga nila noong December 6, 1917 na hindi napigilan ng mga Bolsheviks dahil sa panahong yun ay mahina pa ang pwersa nito laban sa Finland. At sa pagtatapos ng taong yun ay narecognize na lang ng gobyerno ni Lenin ang kalayaan ng Finland
sa paniniwalang gagawing komunista ng Red Guard ang Finland at sa kalaunan ay babagsak rin ito sa impluwensya ng Russia. Pero suportado ng Sweden at Germany ang White Guard habang suportado naman ang Bolsheviks ang Red Guard sa Finland na naging dahilan sa patuloy na kahuluhan sa bansa na nagresulta sa Finnish Civil War noong 1918. Parehong merong mahigit sa 100,000 na sundalo ang magkabilang pwersang nag-aagawan sa kapangyarihan sa Finland. Ang kaibahan lang ay maraming sundalo na dating officers ng Russian Army, ang White Guard, na pinamumunuan ng isang napakagaling na dating general ng Russian Army, si Carl Gustav Emil Mannerheim. Higit sa lahat ay okupado na ng Germany ang syudad ng Helsinki noong April 1918 na dating kontrolado ng Red Guard dahil dito ay madaling na ipanalo ng White Guard ang Civil War sa Finland noong May 1918. Mahigit sa 40,000 Finns ang namatay sa digmaan na yon at dahil sa napakalaking na itulong ng Germany sa White Guard ay pinili nila maging hari si Frederick Charles ng Hesse bilang hari ng Finland. Pero bago pa man makarating ang bagong hari sa Finland ay bumaba na kaagad ito sa kanyang pwesto dahil sa naganap na revolusyon sa Germany. Kaya binago ng Finland ang estilo ng kanilang gobyerno at ginawa nila itong republic na pamumunuan ng presidente. Habang nasyonalista naman sa Finland ay gustong i-take over ang rehiyon ng Karelia, kaya nagpadala sila ng tatlong ekspedisyon sa lugar para masakop ito, pero lahat ng ito ay hindi nagtagumpay. Dahil sa walang tigil na gulo, gumawa ng kasunduan ng Finland at Soviet Russia para mabigyan ng solusyon ng kanilang problema at pinirmahan nila ang Treaty of Tartu noong 1920 para sa kapayapaan at gumawa ng bagong borders sa pagitan ng dalawang bansa kung saan nakuha ng Finland ang probinsya ng Patsamo at ang access sa Arctic Ocean habang nakuha naman ng Russia ang Repola at Ponyarvi sa teritoryo ng Karelia. Pero noong 1921, nagrebelde ang rehiyon ng Karelia laban sa mga Bolsheviks na suportado ng mga Finnish volunteers. Napaka-importante ng rehiyon sa Soviet Russia dahil sa Mamarsk Petrograd Railway na nasa lugar. Kaya nagpadala ng napakaraming sundalo ang Russia sa lugar para masecure nila ito at mapanatili ang kanilang kontrol sa rehiyon. Kaya madaling winasak ng Russia ang mga rebelde sa lugar noong 1922. Sa parehong taon, tuluyan ang natapos ang Russian Civil War, kaya sa buwan ng December 1922, itinatag ng mga Bolsheviks at ng mga constituent republics nito ang pinakaunang komunistang bansa sa mundo, ang Union of Soviet Socialist Republics, or USSR, na para sa Finland na hindi na nila kayang ipagpatuloy pa ang laban dahil sa napakalakas na ng puwersa ng Soviet Union. Samantala, ang bagong leader ng Soviet Union na si Joseph Stalin na ay kinukonsiderang threat ang bansang Finland sa USSR dahil hindi siya sigurado sa takbo ng politika sa Finland at sa kanyang paniniwala ay baka suportahan ito ang Germany at pagbibigyan ng pwersa ni Hitler na umatake sa Soviet Union sa pamamagitan ng Finland dahil napakalapit kasi ng Finnish border sa siyudad ng St. Petersburg or Leningrad kung tawagin sa panahon na yon. Sa mga panahon din yun ay nare-reorganize pa ni Stalin ang kanyang militar dahil sa pinagpapapatay kasi nito ang karamihan sa kanilang mga officers at general sa Red Army noong 1936 hanggang 1938 na kilala na ngayon sa tawag na The Great Purge. Kaya nagsimula kaagad si Stalin na maghanap ng mga kaalyado para mapuna ng kanyang pwersa na tinanggihan naman ng France at Britanya. Dahil sa pagtanggi ng France at Britanya, nagkipag-alihansa si Stalin kay Hitler ng Germany at pinirmahan nila ang Molotov-Ribbentrop Pact o ang Non-Aggression Pact sa pagitan ng Soviet Union at Third Reich. Pero ang hindi alam ng mundo ay meron palang sekretong probisyon ng Molotov-Ribbentrop Pact kung saan pagkakasunduan ng USSR at Germany na hahatiin nila sa kanilang sphere of influence, ang Europa. Ayon sa sikretong probisyon ay babagsak sa kontrol ng Soviet Union ang Finland, Estonia, Latvia at Eastern Poland na bahala naman ang Finland dahil sa pagkikipag-alyansa ng USSR sa Germany kaya sinubukan nilang magtayo ng isang Scandinavian alliance at umaasang matatakot nila ang Soviet Union sa higanting puwersa ng militar ng Sweden pero hindi ito natuloy dahil sa Soviet at German diplomatic pressure sa Sweden. Noong September 1, 1939, biglang inatake ng Germany ang bansang Poland kung saan nagdeklara naman kaagad ng digmaan ng Britanya at France laban kay Hitler.
na siyang nag-trigger sa World War II. At sa kalagitnaan ng September, umatake na rin ang Soviet Union sa Eastern Poland, kung saan paghahatian ng Germany at USSR ang bansang Poland. Pagkatapos ay nagbigay ng napakaraming demands ni Stalin sa Finland na ililipat daw ang border sa Karelian Isthmus sa northwest palayo sa siyudad ng Leningrad. Isa pa sa kanyang mga demands ay ibigay ng Finland ang mga isla sa Gulf of Finland sa Soviet Union, pati na ang Kalasiento Peninsula at ang pagtatayo ng Soviet Military Base sa Hanko Peninsula. At higit sa lahat ay dapat wasakin ng Finland ang lahat ng kanilang mga fortifikasyon sa Karelian Isthmus. Kapalit ito ay ibibigay ng Soviet Union sa Finland ng mga rehiyon ng Paria at Repola sa mga panahong rehiyon habang nagpupulong ang mga Finnish at Soviet delegations sa Moscow ay nag-mobilize na sila sa kani-kanilang puwersa. Sinimula na rin ng mga Finns ang paglikas sa kanilang mga civilians sa Karelian Isthmus at sa mga syudad malapit sa Baltic Coast. Noong November 26, 1939, isang insidente ang naganap nang biglang inatake ang isang Soviet border post na kilala na ngayon sa tawag na Shelling of Manila. Ayon sa mga Soviets, nakagagawan daw yun ng Finnish soldiers at nagdemand sa Finland na ilipat ang puwersa nito palayo sa border. Itinanggi naman kagad ng Finland na silang may pakana sa insidente at nagpatawag ng Independent Commission para imbestigahan ang pangyayari. Pero ang totoo ay gawa-gawa lang yun ng Soviet Union para sisihin ang Finns para sumunod ito sa kanilang mga demands. Noong November 29, tinapos na ng Soviet Union ang kanilang diplomatic relations sa Finland at sa sumunod na araw ay nirenounce ng USSR ang kanilang non-aggression pact sa Finland, kung saan sa araw na yon, November 30, ay nagsimula na ang Winter War. Ang kabuuang total ng pwersa ng Soviet Union sa digmaan ay meron silang 24 divisions na mahigit sa 400,000 na sundalo, 3,000 artillery guns, 2,300 tanks at 2,500 na eroplanong pandigma, habang ang pwersa ng Finland ay nasa 14 na division lang na merong mahigit sa 200,000 na sundalo, 500 na artillery, 26 tanks at 270 planes. Sa madaling salita ay lamang na lamang ang Red Army sa pwersa ng Finland. Kahit ganun pa man ay hindi naman makapag-advance na mabilis ang mga tangke ng Soviets dahil sa mga mahihirap na terrain sa lugar, ang tanging paraan lang ng Finland para matalo nila ang Red Army ay dapat mapigilan nila ito sa Mannerheim Line ng kahit 6 na buwan lang at baka sakaling tutulungan sila ng France at Britanya sa digmaan. Nagsimula ang digmaan ng umaga ng November 30, 1939 nang magpaulan ng bomba ang aeroplano ng Red Army sa Finnish Line na dinidepensahan ng mga Finnish reservist at sa mga kalapit na syudad. Kahit na mas marami ang mga sundalo ng Red Army ay tagumpay namang napigilan ng mga Finns ang Red Army na mag-advance ng 7 araw bago sila umatras sa likod ng Mannerheim Line. Kaya ay pinokus ng Soviet ang kanilang pag-atake sa bahaging East dahil sa kanilang paniniwala ay mas madali nilang matatawid ang Vuoksi River sa Finland para mapabilis ang kanilang pag-advance. Pero andun pala nakalagay ang karamihan sa mga artillery guns ng Finland kung saan nagresulta ito sa napakaraming casualties sa Red Army. Pero tinuloy pa rin ang Soviet ang pagtawid sa ilog hanggang sa marating nila ang Kukoyne Peninsula at ininto ang pag-advance para hintayin ang kanilang 49th Armored Brigade sa lugar. Samantala, ang ibang pwersa ng Soviet ay inatake ang bayan ng Giveyarve sa pamumuno ni Yakovlev. Kahit na walang reconnaissance at artillery support ng Red Army sa lugar, ay patuloy pa rin sila sa pag-atake, kaya daan-daang Soviet soldiers ang namatay sa bakbakan dahil sa matinding pambobomba ng mga Finns sa kanilang kalaban gamit ang kanilang mga artillery guns. Inireport naman kagad ni Yakovlev sa kanyang mga superiors na nakuha na nila ang lugar kahit na hindi pa, at nagbigay ulit ito ng utos sa kanyang mga sundalo na umataking muli, pero hindi na ito sinunod ng kanyang mga sundalo dahil alam nilang mamamatay lang sila sa bakbakan. Kaya tinanggal sa kaman si Yakovlev noong December 8 at pinalitan ni Merezhkov. Nag-order naman ang Soviet headquarters na ipadala ang maraming sundalo sa lugar para i-reinforce si Merezhkov. Pero na-delay ang pagdating ng mga reinforcement ng Soviets dahil sa napakakipot na daan sa Gulf of Finland nang ibiyahin nila doon ang kanilang mga artillery guns na nagresulta sa lalong pagdami ng casualties ng Soviets sa lugar. Kaya napilitang umatras ang Red Army sa bakbakan dahil sa sobrang lakas ng depensa ng Finland sa area.
Mahigit sa 10,000 soldado ng Soviets ang namatay sa bakbakan habang 2,000 lang ang namatay sa mga soldado ng Finland sa mga unang araw ng paghaharap ng magkabilang pwersa. Pero hindi pa doon magtatapos ang digmaan, kundi yun pa lang ang simula ng labanan ng Winter War sa Finland na mapapanood natin sa susunod na videos. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abyssev TV para sa mga susunod na videos. Maraming salamat sa panunood.